Accident po yung sinasakyan namin yung nasakyan po uwi sa amin, sa mga amo ko. Tapos na po yung kontrata ko. Dito ko na po makasama yung pamilya ko. Sitwasyon ko po ngayon. Kailangan ko po ng pamilya na may mag-alaga sa akin. Itahi po ulo ko, sir. Hindi ko po kaya magtrabaho, lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Kumusta na po kayo? Ito, sir. Po, recover pa din, sir. So, mga kasama niyo po, mga pamilya nitong inyong amo? Anim pong anak, mga bata pa, sir. Pinakamatanda lang, 13 years old. Tapos yung mag-asawa, at saka ako po, katulong nila. Yung anim na bata, alaga mo lahat yun? Opo, sir. Oo? Oh. Alaga po lahat. Grabe. Ihilang ang pahinga, sir. Paano po nang na-disgrasya yung sasakyan, ma'am? Hindi ko ma-explain totally yung nangyari kasi tulog po ako. Hawak ko yung baby. Okay. 5 months old. Bali, nagising na lang po ako nung siguro around mga hapon po yun, sir. Okay. May nagbubuhat na sa akin. Tapos parang sabi ko, bakit may tubig dito sa mukha ko? Yung pala, sir, na-damage na yung ulo ko. Now, kayo po ba in-x-ray ng mga doktor sa ospital na kung saan kayo dinala? Apo? Opo, sinitiska naman po. Okay. Awa ng Panginoon, talagang okay naman. Talagang pinahilang. Okay naman, okay po. Naman po. Wala pong mga fracture. Puro bugbog lang. Sir Rafi, kukunin ko po immediately yung detalye ni ma'am para mapausap ko agad siya ng welfare officer natin at magabayan at ma-assure na tutulungan po natin siya. Ma'am Prudensya, tulad sir, na sinabi ko kanina. Sir, thank you so much, sir. Opo, bago mag-alas 5 po. Opo, salamat po, sobra. Salamat po. At pagdating niyo po rito, ma'am, usap ulit tayo kung ano po may tutulong namin sa inyong family, okay? At baka kailangan niyo pa ng gamutan dito, okay? So ma'am, welcome back to the Philippines. And kamusta naman po yung pagstay niya dito sa hotel? Ayos naman po, ayos naman. Negative naman yung iyong swab test? Po, negative. So saan ka ba uuwi ngayon? Sa Batangas po, sa parents ko. May pasalubong ka bang uwi dito sa mga kapamilya? Sa labahin. Labahin, walang pasalubong? Wala po, wala. Wala, okay. So huwag kang mag-alala dahil bago tayo pumunta doon sa Batangas ay papamili muna natin ng mga pasalubong itong family mo doon. And ready ka na? Ready na po. Okay, so tara na. Sige po, salamat po. Boy,
sabi ko, pinugbog na lang. So, Ma'am Prudensya, kamusta yung feeling na first time mong nakita sila after 4 years? Sobrang giyad. Sobrang saya. Hindi ko mapaliwanag. Naglo-loading pa rin yung sarili ko. Parang nasa Saudi pa ako. Pero ito, buhay ako. Nakadating ako dito. Nakauwi ako. Hindi ko akalain. Sobrang torture yung nangyari sa akin. Natutulog. Hirap. Ay, sobrang saya. Hindi ko ma-explain. Sobrang saya. Sobrang saya. Yun nga, sa video kasi kay Sir Rafi ay may tahi ka sa ulo. So, kamusta ba siya ngayon? Ito siya. Mayroon pa rin tahi. Hanggang dito yan. May buhok na. Medyo makirot pa yan. Ayaw niya ng nahanginan. Sa ngayon, may iba ka pang nararamdaman para malaman ng mga magulang mo kasi sila na yung mag-aalaga sa'yo. Wala na. Ito lang naman. Kaya ko pa. Iyon lang naman eh. Lalo akong manghihina kung hindi ako nakauwi. Kung nandun lang ako. Pero ngayon, iba na. Masakit pero kaya kasi nandyan na sila. Ayun naman po, nanay. Ano yung pakiramdam nyo na nakita nyo itong anak nyo after 4 years? Masaya na nakauwi siyang bumuo. Kung hindi nga si Sir Rafi na nakatulong, siguro hindi pa yung nakauwi. Sobrang tulong ni Sir Rafi sa iya. Maraming pasalamat namin. Natutuwa lang din ang sindihan. Siyempre masaya. Masaya na naman, nakiyak. Kami naiyak. Siyempre kami na magulang, hindi mapakali. Dahil malayo sa amin. So, ibig sabihin, dati pa po ay alam nyo na na mahirap yung sitwasyon ni ate doon. No, kaso lang hindi siya pinapayagan ng amo niya. At nung time na yun, naglakad na siya ng papel na uuwi na siya ng Pilipinas. Ang problema niya, yung passport niya, hindi niya makita. Bukod dun, ma'am, sa pangiipit ng passport sa'yo, ano po yung ginawa sa'yo nung amo mo? Muntik na po ako ma-rip dun sa side ng amo kong babae. Yung nakapatong na sa akin yung Arabo. Tapos naranasan ko pa yung duraan sa mukha ng amo kong, ng tatay ng amo ko. Kasi hindi mo naman nadanas yun dito sa Pilipinas eh. Yung mahipuan pa. Tapos umiyak na ako. Ayaw niya ako makita, umiyak. Binugbog ako kasi dumudugo na yung uso ko, yung amo kong lalaki. Sabi ko, grabe. Sabi ko, masaya ka ba na binugbog mo ako na yung ultimo pisil ng pisil sa mga anak mo, hindi ko magawa. Doon, nawalan na ako ng pag-asa. Natakot ako. Takot akong tumakas kasi lalo ako hindi makakauwi. Tiniis ko na lang yun. Yung pambubugbog na yun na para akong aso doon. Iyak nang iyak ko. Walang malapitan. At totoo lang, torture yung inabot ko doon sa Saudi. Pero nilakas ako yung love ko kasi inisip ko, pag bumitaw ako, pag nagbigti ako, wala. Kahit bangkay ko, hindi makakauwi. Kaya lumaban ako. May Diyos naman talaga. Siya lang yung kinapitan ko, sa totoo lang. Sobrang saya. Sobrang saya. Anong plano niyo po ngayon na nandito ka na sa Pinas? Ngayon, magpapalakas. Mag-ano muna sa kanila ng oras. Then, pag okay na ulit, hindi ako suko. Lalis pa rin ako. Para sa kanila, mga anak ko. Ano yung naging reaction mo nung nakita mo si Mama? Sobrang tuwa-tuwa po kasi 8 years po akong hinintay kasi buhay umiiyak maghapon kasi iniisip ko si Mami. Sobrang miss mo si Mama? Opo. Nung nakita ko po siya ay sobra po akong excited. Napanood mo ba si Mama kay Sir Rafi? Opo. Alam mo na sinasaktan si Mama dun sa ibang bansa? Opo. Matagal ko na pong alam. Ano yung nararamdaman mo? Napapayak po kasi masakit po yung ginagawa sa kanya. Ano yung message mo kay Mama? I love you po, Mama. Hindi po kita iwan. Sa mga magulang ko, hangga't buhay ako, gagawa ko ng parang para makatulong sa inyo. Alam nyo naman yun. Pag meron ako, di ko kayo titiis. Mahal ko sila. Ngayon lang ako nagsalita ng ganyan sa kanila. Pero kahit di kami malambing sa isa't isa mga magulang ko, alam nila yan. Mahal ko sila. Sobra. Andito sa anak mo, ano yung mensahe mo? Alam naman ang buso ko, di ba? Love kita? Opo. Magbabait palagi, yun lang naman. Opo.
And syempre po, hindi lang naman nagtatapos dito yung tulong ni Sir Rafi na pauwiin itong si Ma'am Prudensya dahil nasabi niya sa amin na parang wala siyang pasalubong. Kaya po, kanina bago kami umalis doon sa Maynila ay binilan po namin kayo ng kahit papaanong pasalubong and mga groceries para habang nag-stay siya dito may makakain po kayo. Okay, at bukod doon bilang celebration ay pagbabandingin po namin kayo. Konting salo-salo lang kumbaga. Saludo po ako talaga. Pinapanood ko lang si Sir Rabi po pag nagtatrabaho ako noon. Isa lang nakakawala ng pagod ko. Kala di ko expect na isa ako sa mapapanood sa sarili ko. Ngayon, nandun sa sasakyan yung mga groceries at saka pasalubong po. So, kunin muna natin yun. So, ready na po ba kayo? Ready na mo. Ready ka na, ma'am? Ready po. Ready ka na? Apo. Ayan, so tara na. Puntahan na natin sa sasakyan. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalaban ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhay. Yan mga taong na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya idol na Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Maraming salamat po sa pagkain, sa biyaya binigay niyo at nandito na po ako. Maraming salamat po at patuloy niyo po kaming i-bless. Papasalamat po ako sa pag-action ng Rapid Tool po, sa blessing po ngayon sa pagkain. Maraming salamat po. Espiritu Santo. Amen. Kain na na! Tara na, tara na! Kain na na! So ngayon po Ma'am Prudensya, nakapag-bonding na po kayo ng family nyo, nakakain na kayo kanina. So nabusog ka ba? Sobra po. Kayo Mami, nabusog po ba? Sobra. Yung kayo, nabusog kayo? Opo. Busog na busog po. Nabusog. Bukod doon sa pakain, syempre yung unang-una nating binuhat doon sa sasakyang kanina, eto na yung mga groceries, yung mga pasalubong. Yehey! Thank you, Idol. Thank you. Senator, po na kami ay nagpapasalamat sa iyo na kung hindi sa inyong tulong, hindi ito makauwi sa amin yung iyong aking anak. At ito lalo pa na yung mga pagkain, mga grocery. Sir, salamat talaga. Salamat po sa kanya. Kasi po nakauwi na po mami ko. Miss ko na po siya. Nagtanggal po. Nagantay po ako ng 8 years. Salamat sa food po. Nabusog po ako. Sir Idol, thank you sa agarang action sa inyo sa pagpapauwi niyo po sa akin dito sa Pilipinas. Kasama ko na po yung pamilya ko. Salamat sa food, sa bonus niyo pong grocery. Thank you so much, Idol. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you so much. Thank you sa bonding ng family ko ngayon. Salamat. Bye-bye po. Thank you. Idol, thank you so much. Mabuhay ka. God bless po. Thank you. Sama na kamasid sa'yo, ikay ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapid Tulpo. Nang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot, dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa'yo ang ating Pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan.